Igan, kahit hindi gaanong umulan mula kagabi hanggang kanina madaling araw, may ilang lugar na baha pa rin. Sa MacArthur Highway sa Mikawayan, Bulacan, lubog sa gutter deep na baha ang ilang gasolinahan kahit walang ulan pasado alas 11 kagabi. Maging sa tapat ng ilang fast food restaurant, hanggang bukong-bukong ang baha. Posibleng naipon ang tubig sa lugar dahil mas mababa ang mga ito. Sa pagsisimula ng tag-ulan, problema na naman ang kabi-kabilang pagbaha sa Metro Manila na nangyari na nga simula pa noong nakaraang linggo. Kabilang sa mga nakikitang solusyon ng pamahalaan ay ang pagsasaayos ng garbage disposal dahil basura pa rin daw ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nababarhan ang mga daluyan ng tubig at nagkakabaha. Tulad na nga lamang dito sa Estero de Magdalena sa Maynila na sa halip na tubig ang makikita ay tambak ng basura. Ayon sa MMDA, 15 hanggang 20 truck ng plastic at styrofoam ang nahahango rito kada araw. Pero hindi lamang yan ang nakukuha sa Estero. Meron pang inidoro, TV, sofa, gulong at pati motor. Sabi ng MMDA, mismong sa mga informal settler na nakatira sa Estero de Magdalena nang gagaling ang mga basurang ito. Kaya nga raw kahit anong hakot nila, hindi maubos-ubos ang basura. Dapat daw, tugunan ang problema sa informal settlers. Kailangan din umano ng regulasyon sa paggamit ng plastic dahil ito ang karaniwang itinatapon ng mga residente. Igan, narito nga tayo sa Estero de Magdalena sa Binondo sa Maynila. Bagaman marami pa rin basura, sabi ng mga residente ay marami na ang nabawas dyan dahil naglinis daw sila ang MMDA at mga tauhan ng City Hall noong nakaraang araw. Sakusakong basura raw ang nahakot. Ngayong umaga naman, nakatakdang mag-inspeksyon ng MMDA dito sa Estero de Magdalena para tignan kung ano ang pwede pang gawin para iayos ang dapat sana'y daanan ng tubig dito sa Estero. Yan muna ang latest na narito sa Maynila. Balik sa inyo, Igan. Maraming salamat, Victoria Tulad.